Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Welcome ulit sa channel ko. 18 days na lang, Pasko na. Medyo ilang araw din akong di nakapag-upload ng video dahil nga medyo busy ulit sa trabaho. But anyway, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para every time meron akong bagong upload, manonotify kayo. Ilang araw nang nakakaraan nung napabalita na napatay si Jevilyn Cullamat sa isang engkwentro between the military and the NPA. Si Jevilyn Cullamat ay 22 years old lamang. Sinasabing siya yung medic ng mga NPA. At nung nagkaroon nga ng engkwentro, ang military at ang NPA, isa si Jevilyn Cullamat ang nasawi. Si Jevilyn Cullamat, alam natin, ay anak ni Bayan muna representative Eufemia Cullamat. Nung napabalita kasi na napatay si Jevilyn sa isang engkwentro, maraming tao rin ang nagbunto ng sisi sa kanyang nanay na si Eufemia. Dahil sabi nga nila, kung maayos daw yung pagpapalaki ng kanyang nanay sa kanya, ay malamang hindi ito napasok sa NPA. Pero kung iisipin din kasi natin, alam natin na kahit paayo ng mga magulang natin, kung minsan, marami pa rin sa atin ang sumusuway sa mga payo ng ating mga magulang. Pero hindi ko sinasabi ito yung naging kaso ni Jevilyn. Kasi yung naging kaso ni Jevilyn, kumbaga parang kahit bata pa siya dati, na nag-aaral pa lang siya, si Jevilyn ay pumapasok sa schools ng mga lumads. At sinasabi nga ng military, itong mga paaralan ng mga lumads ay highly infiltrated ng mga NPA. Kung kaya maraming kabataan ang nabe-brainwash, lalo sa ating mga kababayang lumads, para sumali sa kanilang armadong pakikibaka. Siguro dahil at the very young age na be-brainwash na agad sila, hanggang sa paglaki nila, natanim na sa isip nila na ang kalaban nila ay ang military at ang gobyerno natin. Pero kung titingnan kasi talaga natin, namatay si Jevilyn dahil sumali siya or sumanib siya sa NPA. Kumbaga hindi natin pwedeng ibunton yung sisi sa nanay niya or kanino man. Dahil sigurado ako, nung pumasok si Jevilyn sa NPA, alam niya ang kahihinatnan niya. Kumbaga, yung buhay nila ay nasa panganib lagi dahil kalaban nga sila ng ating gobyerno. So pwede rin nating sabihin na ang sisi talaga ay nasa NPA dahil sila yung mga nagbe-brainwash eh. Lalo na yung mga kabataan na instead ay nag-aaral ay hindi na nakakapag-aral dahil nare-recruit na nga nila para mamundok. Nakakaawa rin, katulad ni Jevilyn, ay 22 years old lamang. Kumbaga, parang napaniwala siya ng NPA na i-sacrifice niya yung buhay niya sa maling layunin or sa mga hindi lehitimong layunin. Naging malaking issue rin sa nanay ni Jevilyn yung kumalat na pictures ng bangkay ng kanyang anak. At sinasabi nga niya na parang ginawang trophy ito ng mga military. Kung sa bagay, mali rin naman talaga yun na magpa-picture yung mga sundalo sa bangkay ni Jevilyn kasi pwede naman sila magpa-picture na lang sana kasama yung mga armas na nakuha nila. Kasi alam naman talaga natin na ang isang bangkay ay dapat nire-respeto pa rin natin. Pero that's beside the point. Para sa akin kasi, namatay si Jevilyn bilang isang NPA na nakipaglaban sa mga sundalo. Kung tutusin nga natin, dapat magpasalamat pa siya sa mga kasundaluhan natin na nandun sa engkwentro na yun dahil inasikaso pa yung bangkay ng kanyang anak at hinatid sa pamilya. Dapat din sana kinundin na niya yung mga kasamahan ni Jevilyn ng mga kapwa niya NPA na hinayaan lang at iniwan yung bangkay ng kanyang anak. Kaya napapagdudahan tuloy lalo siya na isa siyang sympathizer o supporter ng NPA. Kasi wala kang maririnig sa bibig niya na kinukundena niya yung NPA. Instead, ang sinasabi niya, namatay na Bayani yung kanyang anak. Hindi naman ako agree doon. Kasi paano maging Bayani ang isang tao na pilit pinapatalsik ang isang lehitimong gobyerno na binoto ng mga tao? Kasi hindi naman krimen kung miyembro ka ng Communist Party of the Philippines or ng CPP. Nagiging krimen lang ito dahil sa kanilang armadong samahan, yung NPA. Dito nagiging krimen yung kanilang organization. Pero kung komunista ka lang at walang armas yung pakikibaka mo, hindi krimen yun. 52 years na ang communist organization sa ating bansa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nawawala. Yung NPA kasi ay isang armadong samahan. Ang layunin kasi talaga nila ay patalsikin ang nakaupong gobyerno. Kumbaga kahit sino nakaupo dyan, yun at yun ang gagawin nila. Ngayon, paano nila mapapatalsik ang isang gobyerno na binoto ng mga tao? Kumbaga majority ng mga Pilipino ay hindi naman sumasang-ayon sa layunin nila.
tinukoy din ni Pangulong Duterte na yung mga grupo na nasa Makabayan Bloc ay mga komunista. So ang mga grupo na nandito ay yung mga Anak Pawis, Gabriela, Bayan Muna, Anak Bayan, Teachers Act, at meron pang iba. Ngayon kung titingnan naman kasi talaga natin, halatang halata kasi na mga supporters or sympathizers sila ng CPP, NPA, NDF. Ngayon nakakapagtaka lang dahil dinideny nila na komunista sila. Wala naman kasing masama kung aaminin nila na komunista sila. Sabi ko nga kanina, hindi krimen ang pagiging komunista. Not unless kung magdadala sila ng mga armas para umaklas sa gobyerno natin, yun na, doon na papasok yung rebellion. At ito ay isang krimen. Although mahirap rin talaga mawala itong CPP, NPA, NDF na nagpapakilala na tagapagtanggol ng mga mahihirap. Marami silang nare-recruit dahil sa paniniwalang ito. Ngayon alam natin naman na lalo na yung mga kawawang lumads sa ating bansa, napakarami sa kanila ang nakakaranas ng pang-aabuso, hindi lang sa mga military, kundi pati sa mga makapangyarihan. Ngayon hanggat may kahirapan sa ating bansa at patuloy na tinatapakan yung karapatang pangtao ng ating mga kababayang mahirap, ay meron at meron talagang sasanib dito sa organization nila. Pero naniniwala din kasi ako na ang pagbabago ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng armas. Not unless siguro kung sinasakop tayo ng mga dayuhan na kailangan nating mag-armas. Pero ganito kasi para nakakalungkot makita at marinig na ang Pilipino at kapwa Pilipino ang nagpapatayan. Kahit pa sabihing NPA sila, Pilipino pa rin sila. At isa pa nakakalungkot ay yung pagre-recruit nila ng mga bata. Kumbaga napakabata pa para i-corrupt yung mga kaisipan ng mga batang ito na instead sabi ko nga kanina ay nag-aaral, ay namumundok na para maging NPA. So nasisira na yung mga kinabukasan ng mga batang ito. Katulad ni Jevilyn, na sabi nga ng nanay niya, ang ambisyon ay maging nurse. Kaso, hindi na siya naging nurse, kundi naging isang medic na siya ng mga NPA. Although parang hindi rin ako sang-ayon sa ginagawang red tagging ng ating gobyerno, dahil kung iisipin natin, hindi naman sigurado na yung isang individual na nire-red tag nila ay talagang NPA or sympathizer ng mga komunista. Kumbaga paano kung mali, di ba? Tas malalagay sa panganib yung tao na ni-red tag nila. Except dun sa mga grupo na under sa Makabayan Bloc, hindi na yung red tagging, sabi nga ni Pangulong Duterte, ina-identify niya na communist itong mga grupong ito. At doon sumasang-ayon ako. Pero sa mga katulad nila Catriona Gray, nila Liza Soberano, na ire-red tag mo bilang komunista, parang hindi naman siguro tama yun. Kumbaga kasi katulad ng mga artistang ito, meron lang siguro silang mga gustong ipaglaban din, katulad ng mga karapatan ng mga kababaihan. Pero it doesn't mean na supporter sila ng mga komunista. So kung halimbawa man, itutuloy talaga itong pagre-red tag ng mga gobyerno natin, lalong-lalo na sa mga individual na tao, ay dapat maingat sila sa pagre-red tag. Kasi delikado talaga, malalagay sa delikado yung buhay ng tao na ni-red tag nila. Hindi lang yung tao, kundi kasama yung pamilya nila. At itong mga sinasabing legal fronts ng CPP, NPA, NDF na Makabayan Bloc, kung gusto talaga na ng pagbabago, dahil sila yung legal front, kumbaga sila yung pwedeng magsalita para sa organization nila, kung gusto nila ng pagbabago, ay dapat makipagtulungan sila sa gobyerno. Hindi yung parang pilit nilang binapatalsik ang gobyerno. Kumbaga wala na silang nakikitang kabutihan na ginagawa ng gobyerno. Reklamo na lang ng reklamo, di ba? Ngayon, kung talagang magagaling sila, di sana noon pa, nakaupo na sila sa mataas na pwesto ng ating gobyerno. Dahil 52 years na yung communism sa Philippines. Pero bakit hindi sila nakakakuha ng matataas na mga posisyon? Dahil mismo ang mga tao ay hindi talaga sumasang-ayon sa kanilang mga layunin. Ngayon, tinatanggi ng mga grupong ito na hindi sila supporter or sympathizer ng CPP, NPA, NDF. Pero ni minsan, wala akong narinig sa kanila na kinundena nila yung mga maling gawain ng mga NPA, katulad ng mga pagbobomba, pag-aambush, at iba pa. Kundi ang maririnig lang natin sa kanila parati ay yung mga nagawa ng mga sundalo natin. So dito palang nahahalata talaga na supporter na sila ng CPP, NPA, NDF. So dapat sana aminin na lang talaga nila na komunista sila. Dahil siguro, sa tingin ko, more than 90% ng population ng Pilipinas naniniwala na itong mga grupong ito ay mga komunista. Pasalamat na nga sila at nabigyan sila ng chance para maging mga party list. At sa tingin ko, yung mga sinasahod ng mga party list na ito
may napupunta talaga dyan sa armadong NPA. Ngayon sana kumabago ng COMELEC yung batas nila na i-disqualify itong mga left-leaning party list groups ay mas maganda sana. Kumbaga, kung ganun lang din na puro pangontra sa gobyerno ang ginagawa nila, mas mabuti pa, huwag na silang isali bilang mga party list. Sinasabi rin ng military ngayon na walang mangyayaring ceasefire sa Kapaskuhan. Para sa akin, mas okay yun. Kasi nga sabi nga nila, pag nagkakaroon ng ceasefire, ito yung mga panahon na kung saan ay napapalakas at napapalawak ng NPA yung kanilang mga puwersa. So mas maganda yung suggestion ni Senator Lacson na localized na lang yung peace talk. Dahil hindi naman buong Pilipinas ang may problema sa NPA. At hindi rin pare-pareho yung lakas ng NPA sa mga lugar sa Pilipinas. So pag sinabing localized yung peace talks, halimbawa itong lugar na ito, dito muna magkaroon ng peace talk, itong lugar lang na ito, hindi yung buong Pilipinas. So mas maganda yung gano'n lang localized ang peace talk or ang ceasefire kesa gawing national yung ceasefire. Kasi kung national ngayong ceasefire naman, ilang araw yan, ipagpalagay natin 3 months to 6 months. So napakahaba ng panahon para makaipon ulit ng lakas itong mga rebeldeng NPA. Although naniniwala rin talaga ako na hanggat may kahirapan sa ating bansa at merong pang-aabuso sa karapatang pantao, lalo na sa mga mahihirap, ay hindi talaga mawawala yung mga sumasanib sa armadong grupo. Pero naniniwala rin ako na ang pagbabago at ang kapayapaan ay nakukuha sa mabuting pag-uusap at hindi sa pamamagitan ng armas. Kaya maganda rin ito ngayon na kung saan ay napapag-usapan itung tungkol sa CPP, NPA, NDF. Dahil dito kahit papano ay naipapakalat ng military yung information kung ano ba talaga ang buhay kapag ka ikaw ay naging NPA. Para maging aware din lalo na yung mga kabataan kung anong buhay ang susuungin nila kung sila ay mamundok at maging rebelde. Lahat ng tao sa mundo ay naghahangad ng kapayapaan. At sana nga sa gabay ng mga magulang at ng ating pamahalaan ay sana mawala na kung hindi kahit mabawasan man lang sana yung mga nare-recruit ng mga NPA, lalong-lalo na yung mga kabataan. So that's it for now mga kaibigan. Let's continue praying na magkaroon na ng peace hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At ipagdasal din natin na magkaroon ng sapat na lakas yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang mga anak na naging members ng mga NPA. Once again, thank you for watching. Keep safe everyone and God bless.